Still a kid trying to act like they all taught me. But nothing makes sense anymore. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat at welcome back to my channel. Ngayon mga tugans, magkakaroon po ako ng isang food review galing po sa Piggy Grab dito sa Naga City. Ngayon po, ang kinuha ko pong pagkain ay shawarma bun, cheeseburger, tapos french fries na cheese. Ngayon titikman natin to kasi naintriga ako sa itsura ng food kasi dun sa Facebook page nila ng Piggy Grab talagang ang sarap tingnan. Makikita mo yung presentation, maganda talaga. Kaya naintriga ako na ano kaya kung tikman ko tong pagkain na to. And then nakipag-communicate ako sa kanila at maraming salamat po Piggy Grab sa pagbigay niyo po sa akin ng opportunity na matikman ko yung food niyo. Shawarma bun. So kung makikita niyo mga tugangs is nasa hotdog bun siya. So hindi siya yung typical na shawarma. Pero meron siyang pipino, meron siyang mga karne. Yung mga ingredients din sa shawarma pero wala nga lang sa pita bread. So titingnan natin ito. At ito naman yung burger nila. Cheeseburger. Meron siyang mataba naman yung patty niya. May cheese, may lettuce, may onions, may tomato. Meron niya. At syempre itong cheese french fries. Yan. Umpisa na natin mga tugang. So, try na natin itong french fries. Siyempre, lahat ng cheese, diba? Pero, ang gagandahan kasi dito, pagdating dito sa akin kasi, hindi na talaga siya mainit. Pero hindi siya yung typical na fresh fries na, diba, na pag malamig na siya, bumababa na siya at malambot. So hindi siya malambot. So matigas pa rin siya. So ibig sabihin, maganda yung pagkakaluto. Crispy pa siya. May sarap. Sana kung meron pa kayong other flavors nito, kung mayroon kayong sour cream o may yung iba pa, mas maganda sana kung hindi lang cheese yung ino-offer nyo. Pero masarap. So try natin tong burger. Nakalimutan ko mga tugams, ito palang kinuha ko na to is isa to sa mga bundle ng Piggy Grab. Meron siyang third wheel bundle, meron siyang barkada bundle, which is ito na yon, at meron din siyang yung ano lang siya, yung shawarma lang, meron din siyang sa cheeseburger lang, o meron lang siyang fries. So depende po sa inyo, meron siyang tatlong bundle. Nakalimutan kong isa, i-insert ko na lang dyan sa video at ipapakita ko sa inyo yung Facebook page ng Piggy Grab. So, dun sa mga nasa Bicol region, itry nyo to. Kasi masarap. French fries pa lang na. Masarap na talaga. So, try natin ito mga ito, guys. Cheeseburger. So, dun sa mga hindi nakakilala talaga sa akin, hindi talaga ako mahilig kumain ng rice. Mahilig ako sa tinapay. More on sa mga ganito.
mahilig ako sa mga ganito. Kung ano mapapansin nyo, nasa paper box siya. Ang packaging niya is maganda. Malinis siya, malinis. At wala nga lang siyang label. So siguro dahil din sa costing sila, so yung natitipid sila sa mga sa kanilang packaging, okay lang siya. Pero ang importante naman talaga dito yung lasa, di ba? So, tumayan natin mga tugans. Cheers! Bread niya, malambot. Hindi siya yung typical na burger, yung mga mumurahin sa tabi-tabi. Yung kagaya ng mga, hindi ko na may mention. Yung mga sa tabi-tabi, yung mga buy one take one sa tabi-tabi na worth 35 pesos o 45 pesos. Ang bread niya is hindi ganun. Na yung sinasabi nilang unang kagat, tinapay lang lahat. So parang hindi ko na may mention yung name. Pero yung bread niya is makapal. So hindi siya yung pag ginanong mo lumulubog agad. Number two is yung patty niya, masarap talaga. Lalo nang yung may onions, may tomato siya. Masarap. So dati pa mga tugams ay talagang nahihilig na ako sa mga ganito. Hindi talaga ako pala kain masyado ng rice. Nag-rice lang ako pag kailangan, pag kasama ko yung mga family ko. Minsan nga kahit nga sa tropa, hindi naman eh. So pag gusto ko, pag tinapay, tinapay lang talaga siya, coffee. So yung iba kasi is, di ba, pag breakfast, heavy breakfast talaga siya. May rice, may fried rice, may ulam o itlog or may hotdog, sub sila doon. Talagang yun ang breakfast nila. Ako talaga is coffee lang talaga ako sa kabread. So minsan pag nag-lunch, hindi naman talaga ako nagla-lunch ng rice. Minsan tinapay. Kala pala yung ano, yung mayonnaise niya, saka yung ketchup. Hindi siya maasim. Hindi siya maasim na yung iba kasi medyo maasim yung mayonnaise. Pero sa kanila pa yan. Good job. Burger, one down. Ngayon mga tugangs ay titikman na natin to. Yung shawarma ba? So, ito shawarma ba kasi is yun nga. Kasi diba, nasa hotdog ban siya. So, tinapay. Ako po is mahilig din ako, favorite din yung shawarma kasi galing din ako sa Middle East, nagtrabaho ako sa Riyadh. So, isa yun sa kinakaadikan ko na lagi kong kinakain sa Riyadh. So, kainin na rin!
Yung shawarma flavor niya, angat na angat din siya. Masarap siya. Pero, hindi nga lang siya kasing authentic nung shawarma. Kasi, alam ko kasi yung authentic na lasa ng shawarma kasi dahil nga sa na galing ako sa Middle East. Ang shawarma na to is parang Pinoy twist na siya. So, pero shawarma pa rin. Masarap siya. Yung bread niya, syempre, malambot. At, yun. Grilled muna nila. Halata naman kasi may totong. Pero, masarap. May isang suggestion lang ako. And then, hopefully, sana hindi sila magalit sa akin. So, kung pwede sana nilang malagyan ng konting butter yung bread. Dito sa gitna, yung bago nila i-grill. Kung pwede nilang malagyan ng brush, di ba? Tapos i-grill nila, mas may lasa. Pag kinakagat mo lang talaga siya, masarap yung tinapay siya. Pero parang habang hindi mo pa siya nakakagat yung flavor ng shawarma, parang matabang pa. Pero nawawala pag natitikman mo na yung shawarma flavor. Yung laman ng bun na to. Alam mo yung ano? Yung parang naglasa ka ng ano, ng French toast. Tapos biglang may shawarma. So, di ba mas masarap? May butter yung bread. Magbe-blend yun sigurado, mas masarap. And hopefully, hindi magalit yung piggy verb sa akin. Pero honest opinion ko lang yun. Eh, suggestion ko lang naman. Baka gusto nyo, di ba? Siyempre, habang kumakain ako, gusto ko i-shoutout sila yung pambansang team. Maraming salamat sa support niyo sa akin at doon sa team ni Ma'am Liora, ni Nita, yung No To Bulok System. Mga small YouTubers din po ito, pero nagsusuportahan kami sa tamang advocacy. Sa yung tamang pamaraan po ng pag-YouTube. At syempre, shoutout din po sa Open-Minded and headed by Mr. Bradley Alberto. Shoutout sa iyo, bro. Kila Rex Unyo. Yan, kila Brother Deso. Hello po sa inyong lahat. Kila Gia, yan. So, shoutout ko na rin yung mga pambansang team. Si Miss Angie, Bariotic is around, Coach Richmond, yan, shoutout sa iyo, boss. Kay The Essential Reason, Alice Vlogs and Wonderland, kay Che Moreno, at kay Maria Quick, at syempre kay Mami JD, ang aming mami. Shoutout din kay Master Princess Pen. Shoutout po sa iyo. Kay Cory Bisda. Kay Sweet Escape. Yan. Mamahilig magluto yung mga yan. Shawarma talaga siya. Sarap. Na. So mga tugang, ubusin ko to, ha? So doon po sa mga taga-Naga, bisitahin niyo po yung
Facebook page po ng Piggy Grab. Andun yung bundles nila, yung third wheel, yung barkada bundle, yung price ng mga burger, yung shawarma ban. So, check niyo po sa Facebook page. And then, lalagay ko po siya sa description ng video na to, yung Facebook page at yung information about sa kanila. So yan mga tugang, last na to. So to lang, busog na ako. Cheers. So akong tatanungin, ako yung tipong madali maumay sa pagkain pag hindi na siya okay sa panlasa ko, hindi ko na kaya umulit ng pangalawa. Pero ito, sarap. Hindi ako nangungumay siya. Hindi ako nangungumay. Tapos ang mga tugams. Busog na ako. Special shoutout po sa Piggy Grab. Salamat po sa food na inano niya sa akin. Pre-provide niyo at sobrang satisfied ako. Sa packaging, maganda. Sa presentation, maganda siya. Sa lasa, the best. Hindi nakakaumay. Masarap. Hindi siya matabang. Hindi naman maalat, hindi naman siya matamis. Okay na okay siya. Yung patties niya sa burger, masarap, well grilled, masarap. Yun lang yung sa bun, sa bread. Kung pwede niyong lagyan ng ng butter tapos ilagay niyo sa grill. Mas masarap 'yon. So hopefully, i-consider niyo yung aking suggestion. So, yun mga tugangs. Thank you very much sa pag-subaybay niyo po sa aking YouTube channel, sa mga aking mga videos. And hoping very soon, magkakaroon na tayo ng mga ibang adventures dito sa Naga City. Uunahin ko muna kasi yung Naga City kasi ito yung pinakamalapit. Hindi agad-agad ako makakuha ng motorcycle. It's because as of now po, inaayos ko pa po yung lisensya ko. So, medyo mahirap na makakuha ng license na sa kagaya ko po dahil ako po ay person with disability. May problema po ako sa visual. So, hindi po agad-agad ako makakapasa sa medical. So, kailangan ko pong mag-undergo pa siya sa check-up at kukuha po ako ng recommendation from optal or sa optometrist ng kung pwede ako mag-drive at pwede akong kumuha ng driver's license. So thank you mga tugangs at maraming salamat po ulit. If you like this video po, hit the like button, syempre. So subscribe po kayo kung nagustuhan niyo po ang aking video for tonight. At syempre, mag-comment po kayo kung ano po yung any suggestion or mga questions po about YouTube or any suggestion sa aking vlog kung ano po yung makakabuti or mas ma-improve ko pa ang aking vlog. Ilagay niyo po sa comment section. So mga tugangs, thank you very much at see you in my next vlog. Always remember, God is good all the time.